Magandang tanghali po mga kababayan. Nandito pa rin po tayo sa itaas ng kabundukan mga kababayan upang hadugugin natin isa-isa bawat iskinita mga kababayan dito sa kabundukan pupuntahan natin. Kaya nandito pa rin po ang buong team mga kababayan upang maglakbay. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta na walang sawang panunood without skipping ads mga kababayan. Malaking tulong po yan sa ating channel. And of course, maraming salamat po sa ating mga sponsors, YouTube members, viewers, subscribers, lahat po na nakikiisa sa aking munting adikain na araw-araw na nandiyan po kayo sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tara mga kababayan, susugurin natin. Meron na naman tayong nakita dyan, no? Ang sarap, ang ganda ng kanilang pwesto, no? Dahil nasa itaas sila ng parte ng bundok. Ayun po mga kababayan, no? So ayan po mga kababayan, medyo nasa itaas sila, no? Mataas yung lupa, aakyatin natin yan. At syempre, meron, hindi nila alam na meron tayong surprise. Mga kababayan, wala ako ibang naririnig kundi huni ng mga ibon. No, ang sarap. Walang ingay sa tainga kundi puro huni ng ibon yung maririnig mo. Tao po! Tao po! Hi! Ang sarap naman ang tirahan niyo, ate. Magandang hapon po sa inyo. Oh, wow! Masarap tumira dito. No, wala kang marinig kundi huni ng mga ibon. At saka malamig. Ano ang pangalan ni ate? Rakilin po. Rakilin. Mukhang rock and roll din kayo sa gabi, no? Kayo po? Ruel Lupis. Ruel Lupis. Ilan ang anak niyo? Ito po. Sabi ko na nga ba eh, rock and roll sa gabi. Siyempre malamig. O, di ba? Ang ganda naman dito. So, kumusta Kuya Ruel? Ang buhay-buhay natin. Anong trabaho natin? Diyan lang sa lupa. Diyan lang sa? Bukid. May bukid rin po kayo. Sarili nyo. Hindi po. Nakikikon lang po. Nakikibukid lang. So, anong klaseng trabaho niyo po sa bukid, Kuya Ruel? Nag-aararo. Oo, nagtatanim ng palay. Baka nagtatanim ng gulay din. Gulay? Anong klaseng gulay? Wow! Talong. Kung wala ng mga palay po, ano, talong ang ano. Ang pananim. Wow! Kumbaga lahat na ng
anong klaseng, kahit anong klaseng pananim, basta pagkakapirahan, ginagawa nyo. Yun naman talaga pag nasa bukid, no? Kasi yung iba, swerte lang sila kasi yung iba malawak ang lupain nila, no? Pero pag ikaw eh, wala kang sariling lupa, ang gagawin mo ay talagang makikilupa ka lang, no? Kumbaga, ikaw magtanim, tas bayaran ka na lang. Pero mas maliit ata ang ano-ano kita. Kung magtatanim po ng palay, kunyari, gagastusan po na nila yung may-ari. Opo. Tapos yung tatanggalin yung gastos, tapos yung... Hati-hati na. Yung matitira yun po ang hati. Hati. Ah, okay, di ko hindi mainam. Halimbawa pala, pag malaki-laki ang tataniman mo... gagastos ng 50,000 kung tutubo ng 50,000 so meron kayo na 25,000. Ganun din po. Ganun. Kung paano. Pero sa isang taon, isang crop lang, di ba? Oo. Mahirap nga naman. Mahirap po. Mahirap na naman. Mahirap. Kayo naman po, Ate Raquel. Tumutulong din lang po ako sa kwan, sa kanya. Sa bukid lang din. Opo. Tung minsan nakikilaba po ako sa amo namin, sa may-ari ng lupa. Ah, oh, kundi mainam, nandoon na lahat ng trabaho. Okay. Nandoon na lahat ng pagkakapirahan niyo. Okay. Ilang taon ka na ba, Ate Raquelin? 46. Oh, sabi ko na nga ba, mukhang bata. Para si Kuya Ruel, ilang taon na? 47. Siguro bata kayo nag-asawa? 19. Tapos nakapito ka na. Ang ilang taon na yung bunso mo? Ito po. Ayun. Peto. 7 years na. Hindi na pwedeng manganak, ganun. Hindi na po pwedeng. Bakit? Ayaw ko na po manganak. Dagdagan mo pa ng pito, ah. Sayang naman yung lamig. Hindi na po, kasi mahirap po ang buhay. Naghirap magpalaki ng bata. Tama. Total, nakarami na. Nakakota na, no? Okay na yung pito. Ang importante, eh, magsipag na lang at paaralin yung mga bata kahit papaano. Pagdating ng araw, yung magiging buhay ng mga bata, yung hindi ganito na gano'n na lang yung cycle na kahit papaano, gumanda din yung buhay nila. Yun nga po, diba? Kumbaga, yung naranasan ng mga magulang, yung hirap na naranasan ng mga magulang, huwag na natin ipadana sa mga anak natin. Tama na yung naranasan natin. Kasi dama na natin, eh. Diba? Huwag na rin natin ipadama sa kanila. Okay? Diba? Kaya nga nagsisikap po para makapag-aral sila. Tama. Magsikap. Total, masipag naman si tatay. Ay, si Kuya Ruel, wala naman reklamo sa gawaing buki, diba? Lahat inaararo. Kahit gabi, nag-aararo. Overtime. Di ba, mas malaki ang kita pag overtime kasi iba ang bayan. Kayo ha, iba-ibang iniisip nyo. Mag-overtime, mag-araro sa gabi para mas malaking kita. Kasi ako dati, trabahante lang din ako, no? At nag-overtime talaga ako kasi parang kulang yung kita ko sa araw, eh. Kailangan kong nag-overtime, naabot ako ng alas 12 sa pag-aararo. So, ganun po yon. Para malaki extra income yon. Nakikita niyo po lang? Oo, ganun yon. Madilim. Alam niyo yung mata ko, may third eye ako, eh. Maliwanag sa gabi. Di ba po, kuya? Na? Oo. Oh. Kumporme si kuya sa sinabi ko. O, kumusta? May mga manugang ka na. Ibig sabihin, yung ibang anak mo, may mga asawa na. Mayroon na po. Ilan na ang anak niyo na may asawa? Kwan po. Apat. Ha? Apat po. Ilang taon yung panganay? 20... Kasi maaga po siyang nag-asawa, mga 15 years old siya. 15 nag-asawa. Lang nag-asawa? Opo. Ang bilis naman napagod sa pagkabata. Ang bilis naman nag-asawa. 15 lang nag-asawa. Opo. Tapos ilan na rin ang anak niya ngayon? Tatlo po. Ito po yung yung pangalawa. Ah, apo na. Yung mga maliliit pang mga apo. Nagkasya kayo dito? Ilan kayo lahat dito? Marami po kami, ah. Ilan sa marami? Dalawa yung manunggang ko na nandito. O, ilan ang anak nila lahat? Ilan kayo lahat dito? Umuwi kasi doon sa kabi, ay sa kan yung hindi naman abot 20? Hindi naman po. Kakasya kami dito. Kasya? Opo. Kung minsan po hindi kami dito natutulong, may kubo kasi kami sa bukid. Sa ano. Sino kasama niyo po doon sa bukid? So, asawa ko, tsaka itong dalawa kong anak na maliliit. Ah, para lang magkasya. Opo. Ah, talagang meron pala talaga kayong rest house. Gumagawa ka ng paraan at ilakilin. Joke lang yan. Pinapatawa ko lang kayo. Kasi alam ko, kahit gano'ng kahirap yung buhay, huwag natin kalimutan tumawa. Opo. No? Ito si Kay Ruel, patawa-tawa lang to, pero alam ko yung iniisip niya kung paano yung diskarte para mabuhay ang pamilya. No? Kasi ang padidi pamilya talaga, minsan lang natin makitaan ng
ngiti, tumawa, kasi puro iniisip nila yung buhay kung paano. Di ba? Kaya nakakatuwa pag yung mga tatay ay tumawa. Ibig sabihin, kahit papaano, naibsan yung problema na iniisip nila sa araw-araw. Tama, Kuya Ruel. Di ba? O, ganun lang yun. Kaya, Ate Rakilin, huwag ka magsawa, magjoka sa harapan ni Kuya Ruel. Patawanin mo. Kasi ang init-init dyan. Biro nyo, buong maghapon, sa umaga pa lang, minsan pupunta sa trabaho, walang laman yung tiyan. Tama, naranasan ni Kuya Ruel. Hinahabol yung oras para makarami at makagawa ng trabaho para sa pamilya. And then uwi minsan wala pang ulam. Opo. Minsan ganun po talaga dito sa 'di ba? Wala pang ulam, bukod sa walang ulam, minsan wala pang maisain. Opo. 'Di ba? Hahanap pa. Pero si Kuya Ruel, sobrang pagod na, no, nanghihina na, pero nandoon pa rin lumalaban kasi ayaw niyang magutom yung pamilya. Okay, papaano makaraos araw-araw, no, Kuya Ruel, no. Okay, sige. Bukod pa doon sa bukid, talagang ito lang yung hanap buhay nyo. Talagang dito lang talaga kayo. Halos wala kayong kapitbahay dito, no? Kahit sisigaw ka dito, walang makakarinig. Meron naman po dyan sa kabila. Oh, pero malayo na. Pero ako believe sa inyo, ang daming pananim. No, ako believe sa kanila. Ito yung mga kababay, lagi kong sinasabi pa ulit-ulit, na yung kahit ganito yung pamumuhay mo, yung simpleng bahay mo, puro marunang ka lumiskarte o maramis lang halaman at malinis yung paligid nila. So, saka may mga gulay-gulay dito sa likuran ng bahay nila at saka ang lawak ng pagtataniman. Ito yung mga malilinis na lupa, kayo yung naglilinis. Yan yung mga nililinis. O, di biro, no? Karabi ang sipag niya, mga kababayan. So, ayun po yung mga gulayan nila, mga kababayan. May mga pananim sila doon, mga malunggay, ang dami lang malunggay doon, oh. Ano pang nando doon, Ate? Malunggay, mangga, tsaka mga saging. Mga saging, okay. Mangga. Oh, kahit hindi sa kanila yung lupa, masipag at mabait yung may-ari ng lupa. Parang kayo ng caretaker dito, hindi naman. Parang ganun na rin po kasi kasi matagal na rin po kayo dito. Opo, matagal na po. Magse-7 years na po kami dito. Wow, talagang ganun talaga, sipagan lang. Opo. May suha doon, mga kababayan, ang dami. Suha yon? Opo. Wow, may hinog ba? Wala pa, no? May ibang ko lang po kung mayroon na po. Ah, ang daming suha, ayun. Oh. Pasok, mga Ruhilios! Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Jan, oh, yeah. Hindi yan daanan siya kabo. Grabe yung mga ano ni kabuto, yung mga paa ni kabuto. Parang ilang hakbang lang. Hindi ko kaya yun, ah. Ay, Diyos ko. Yung lumihis ng daan si Kabuto, imbes doon yung daanan, hindi na umikot. Grabe, umakat ba? Oo, diba? Napatawa natin si tatay. Kasama yan. Napatawa natin si Kuya Ruel. Eh, anong meron dala-dala ang mga Ruhilios? Ito pa, Ate Kuya. May isang tapong sigas na pa kayo. Wow! Ano pa, Kabuto? At may assorted groceries sa pagkain dito. Ay, salamat. Wow! Salamat. Very good! Yes, may kulang, Kabuto. Sa drink, itlog po. Ayan! Salamat talaga sa inyo. Akala ko ni Kabuto, talagang ano lang niya yun, yung pala tinutuon niya, ha? Diyos ko, ang tirik-tirik yung kaya niya mag-chacha. Kaya palang lumakad ni Kabuto na nag-chacha kahit matirik. Ngayon alam ko na, naku, gagawin natin lagi yan, ha? Kahit nakatayo yung ano daan, kayang kaya ni Kabuto. Okay, Ate Rakilin and Kuya Ruel, meron na kayong groceries dyan, assorted groceries natin, bigas at isang tray na itlog, no? At hindi ko alam na ganito pala kalaki ang pamilya dito. So, pagkasyahin na lang natin, no? Pagpasensyahin yung aming mga munting biyaya na binabahagi sa atin. O, mga anak ko, ilan kayo, anak? O, isa, o sino pa, dalawa, o sino pa, tatlo, o sino pa, salamat po, o apat, o sino pa, nasaan pa yung ibang bata? O, bahala na kayo mag-share-share dyan, ha, pagkasyahin. O, diba? Siyempre, bukod pa dyan,
merong cash para bumili ka ng masarap na ulam. Ay, salamat po. Kasi bibihiran lang makatikim ng karni kasi malayo ito sa bayan. Opo. Diba? So, bumili ng masarap na karne, baboy, wow. No, para naman makahigop si Kuya Ruel bago pumunta ng bukid. Opo. Masarap-sarap man lang yung makain niya, no? Opo, okay. Po, so, ano ngayon ang pakiramdam, Ate Raquel, na hindi nyo akalain na merong darating na biyaya? Anong mensahe niyo po sa biyayang natanggap ngayon? Masaya po kami kasi may dumating na tulong para sa amin. Maraming salamat po sa inyo, sa tulong po ninyo. God bless po, salamat po ulit. Ayan. Kuya Ruel, mensahe niyo po sa mga biyayang natanggap natin. Salamat talaga. Ayan, speechless si Kuya Ruel sa natanggap niya ngayong biyaya, no? At hindi nila akalain na tayo ay darating susugod. Pero yung mga kababayan, nasa liblib na tayo, napakalayo na nito sa bayan, pero narating pa rin natin. Kaya pala tayo ay itinuro yung ating mga paa kasi meron pala nag-aantay dito ng mga kiddos na ang dami nila dito. So ayan, maraming salamat po talaga sa lahat ng aking mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentator, lahat po kayo na nanadyaan sa akin araw-araw na walang sawang manood without skipping ads, na talagang tinulungan at nakikiisa kayo sa aking munting adikain. Kaya lalong lumalawak at lumalaki ang pagtulong natin dahil po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Ma'am Miss Jane from Texas, Sir Romy and Ma'am Linda Octavo from Portsmouth, Virginia, USA, Ma'am Esther Gordon, Sir San and Ma'am Sonia Mateo from San Jose, California. Maraming salamat po muli sa iyong ganito ang puso. Naway pagpalaing paputay ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Naway ibigay paputay ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Upang sa ganoon, marami pa tayong masuyod na mga lugar dahil ang dami pang nagaantay sa atin. Maraming salamat po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, paki-share and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, mga anak. Pagpasensyahan niyo ang aming munting pagmamahal. Maraming salamat po. Okay. Malaking tulong na po para sa amin. Okay, maraming salamat po.